Overpriced nga ba ang iPhone? Check natin ang isa sa pinaka-affordable smartphone nila sa market, ang iPhone 11. 4GB RAM, 64 ang internal at may isa pang variant na 128GB ang internal memory. Una natin pag-usapan ang screen display na naka-liquid retina IPS LCD. Sa size naman, 6.1 inches, 90.3 square centimeter, 79% screen to body ratio. Ang resolution niya naman ay 828 by 1792 pixels. Kung tutusin, si iPhone 11 lang ang may ganyang kababang resolution. Correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkakalam ko. Lalo na sa ganyang price range. Card slot, wala na po. Fixed na siya. Hindi na po expandable. Pero kapag usapang camera, ito ang gusto ko kay iPhone. Sa main camera, 12 megapixel at 12 megapixel din para sa wide. Video resolution naman ay naka 4K resolution at 60fps, pwede din 1080p at 240fps. Sa selfie camera naman naka 12 megapixel din at sa video, 4K ang resolution at 60fps. Meron ding 1080p at 120fps. Dito pa lang tapos ang usapan sa taas ng FPS. Sa di nakakalam kung ano ang FPS, FPS means frame per seconds. Kumbaga, ito yung bilang ng picture na kaya niyang i-capture in 1 seconds. Isa ito sa kinukonsider ng mga videographer kapag pipili sila ng camera para ma-achieve nila yung mala cinematic shots na gusto nila. Sa sensor naman, meron siyang face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer. At sa battery naman, meron siyang 3,110 mAh battery, which can last up to 17 hours of video playback, 65 hours of audio playback, and 10 hours of streaming video. Fast charging naman siya dahil naka 18 watts fast charging siya. Chipset na gamit niya ay Apple A13 Bionic 7nm. Mabilis na ito para makapaglaro ka ng Free Fire at PUBG. Kalabel na nito ang Qualcomm Snapdragon 855. Overall, kung mobile videographer ka, the best to. Kung may budget lang ako, naka-iPhone na ako. Sa ngayon, test muna ako sa Android phone. Yun lang naman sa ngayon, peace out.